Ah, pinintaran ko para naman medyo gumanda, no? So, itakabit na natin para mamaya matest drive natin kung okay lang ba na ispray ng WD-40 ang clutch assembly, ano? Kasi isa rin sa mga suspecho ko yun, hindi umi-slide yun ang maayos yung clutch disc. Ay, grabe ang init talaga. Sobra. Today is Holy Thursday. Medyo mainit. Hindi pala medyo, talaga mainit. Para tayo nasa Saudi eh. Manood lang ho kayo palagi ng YouTube ko. Meron at meron kayo matututunan sa akin. Para ho kung paano ko na-maintain ng maayos tong L300 na to. Ganun din ho mangyayari sa inyo. Hindi nyo mapapansin, ang dami nyo nang nagawa dun sa L3 nyo. Ay, sorry po. Ako. Sana kuha. So, hand tighten lang ho muna lahat ho ah. Yung tipong mga tatlong ikot lang ng tornilyo. Hangit talaga. Isa ganun siya, no? Medyo maluwag pa. Pag-asop. Ay, kita. Teka, sige natin. Teka, ba't na ba ang papakirap at pwede nga plan na kay Gaya? Bakit kaya ang buhay ng tao ay mahirap at api sa mundo? Mm-hmm.
Yung inigpit na ito na inigpit, lalo na pagka power handle ang gamit nyo. Posible yung maputol ang ulo niya. Gis lang ho yan, ano. Tansya lang ho, tansya. Baka naramdaman yung lumaban na. Ayos na yan. Yan naman ho ay cover. Hindi ko sa nilalang ko lang, ha. Pero wala akong bigat na dinadala yan, eh. Ang init. Naluluto ang aking kita. Na, ganyan ho yan. Test drive ko na. So, dating kawi. Test drive. Not bad. Dito tayo sa high speed. Holy Thursday pa lang, pero parang Good Friday na. Maundy Thursday. Okay, dati natin sumasabit-sabit ito sa segunda, sa primera. Okay, balik tayo ng primera. Segunda ay tercera. Walang problema sa 3, 4, 5. Hindi, minsan nakakaproblema. Nararamdaman ko ba sumasakit siya. Pero yung primera, segunda talaga. Nagawa ko na yung lahat. Pinahaba ko na yung push rod sa ilalim. Nag-bleed na ako ng clutch. Wala naman ako nakikitang leak. Kaya yung suspensyahan yun. Maayos naman ho siyang umahon. Nang isang araw lang, may dala akong 20 liters na tubig, galon. So ilan nyo? Halos isang tonelada na yun. So mga dalawang sa tao yon sa 60 kilograms, on average na lang sa 50. 20 tao na yun. Sa 60 kilograms, siguro mga 18 tao yun. 18, 17. Eh, 14 lang ang capacity ng L3, di ba? So, wala siyang kahirap-hirap. Kahit nung umakyat ho ako ng Tagaytay, hindi ho siya ganung hirap. So, alam niyo yun, yung perplexing yung dating nung clutch. Ako, may suspecha ako dito, no? Ang clutch disc dito, makapal pa. Ang may problema, yung pressure plate. Pagka umiinit, yung diaphragm spring niya, lumalambot. Kaya kahit anong tapak ng release bearing, anong push, ayaw mag-disengage, ano? Or pwede rin na dahil sa ito ay lumubog na sasakyan, nalubog nung Ulysses, maaari nagkaputik yung mga spline, input shop. Ayaw ngayong umislide ng clutch disc ng maganda. So ngayon, in-spray natin ng WD-40. Hindi ko masabi ho, ayokong baka na naman magsabi ako na okay na siya, pero hindi naman pala, no ho.
nalaman ko yan pag tumakbo na ano. Pero, yun nga ho. Siguro, kahit paano, nagdagdagan din yung, nagdagdagan din yung lambot sa pagkambyo. Yan. Segunda. Tercera. Sana bukas yung electronics dito. Sana sarado ah. Yay, sarado. Ayan. Sarado siya, sarado. So, balik ako sa Primera. Ito po ang bayan namin ng San Roque, bayan ng Marikina, barangay ng San Roque. Balangay. Balangay means boat. Kaya captain ang tawag sa barangay, captain eh, kasi kapitan ng bangka. Yun, nakakaramdam ako ng sakleto yun. Pero pumapasok naman, hindi katulad dati na talagang halos talagang mag-i-effort kayo para pumasok eh. Kwarta. Ah,